magdesal pa rin po tayo mga kapuso dito sa Phil Maris Bakery. At ngayon ng mga panahon ng tag-ulan at taglamig, italgang napakasarap kumain ng pandesal. But mas masarap po yung mga kapuso, syempre kung sasamahan natin to ng iba't ibang kapartner tulad na lang nitong nasa harapan natin. So isa-isay natin po, meron tayo of course itong champurado, ayan, noodles, soup. Ito yung usually nasa side lang eh kapag kinakain itong pandesal. And of course itong mga ulam na pwede apparently pala na pwede rin kapartner ng pandesal tulad ng ayan, sardinas, corned beef, meron din tuna, ito condensed milk, butter, ito of course hindi pwede mawala, ang cheese. Ito, cheese spread, liver spread, peanut butter, and syempre, kailangan din ng panulak na pwede rin palang sausawan ng pandesal, ang hot chocolate, at ang paborito natin lahat, ang kape. Syempre, kung masarap ngang kainan ng pandesal kasama ang iba't ibang kasama, ang tanong ngayon, eh paano nga ba ginagawa ang pandesal? So yan ang alamin ko dito, na naunahan na ako ni Arn. Arn, Arn, ayun! Arn! Arn! Oh, andito ako. Sinusupervise ko sila sa paglalagay sa oven. Ayun, sinusupervise mo rin ba kung paano sila gumagawa ng pandesal? Ayan, kasi napakita natin ngayong umaga, Arn, sa ating mga kapuso, kung paano nga ba ito ginagawa. So actually, very simple lang naman talaga ang paggawa nito. Nagsisimula, syempre, ang lahat sa pagbimix ng mga ingredients. So nandiyan yung yeast, yung lard, of course, yung flour, yung asukal, correct, yung mga yan, asin, tubig, at pagsasama-samahin nga dyan sa mixing machine nila, tapos mix-mix lang, hanggang sa ito ay maging, kumbaga, malapot na. Fine na. Tapos, natanggalin na nila yan. At ilalagay na dun sa kanilang parang mesa, tapos aalsahin nila for a couple of minutes. Na kapag nakaalsa na yan, it's time para i-cut na ito into smaller pieces. Oo, kasi laki na ng mga pandesal. Oo, tapos sakay siya salang sa oven. Tapos, before that, lalagyan muna nila ng breadcrumbs. Ah, yun. Yun, kasi di ba may kakaibang texture ang pandesal. Para daw hindi rin magdikit-dikit, yun yung nilalagay nila. Okay, okay. Siyempre, tulad na sinabi mo, ayun na, ilalagay na siya sa oven. Ayan. Sabi nila, usually takes about mga 2 hours. Nakalain mo, 2 hours daw. Oo, para maluto ang ating mga pandesal. Pero bilang kasi marami silang magluto, dahil nga per batch, ayan. Yan. Eh, ayun, 2 hours inaabot yung pagluluto. Tapos, of course, eto na ang finished product! Yeah, ang masarap at mainit-init pa na pandesal. At dahil dyan, Arn, meron tayo pasalubong para sa ating mga kabarkada dyan sa studio. Ayan, nagbalot na kami ni Arn-Arn. Tingi-isa sila dito sa akin. Tingi-isa kayo. Ayan, so guys, mula dito sa pandesal ni Arn-Arn, papakabusog kami. At syempre, share namin kayo ng pandesal. So this is for you guys! Nick, I love you. You're the pandesal na ino-offer mo sa amin. At mukhang ano inunahan na tayo ngayon ng ating... Ano? Ah, liver spread. Oo. Ano pag-uusapan natin? Wala, kakain lang tayo. Kakain lang tayo ngayon. Pero hanggang ngayon, may breaking news yata ngayon si Inoy. May mga suspension of classes pa doon sa mga naghihintay pa sa TV. Si Rhea po may bibigay. Yes, guys, pwede pang kumain ng maraming pandesal dahil wala na rin pong pasok sa Technological University of the Philippines o TUP, ang Philippine Normal University o PNU, Philippine State College of Aeronautics o PhilSCA, at Rizal Technological University o RTU. Ayon po yan kay Dr. Dante Guevara, ang Vice President ng Philippine Association of State Universities and Colleges. Samantala, ayon naman kay Mayor Mon Ilaga ng Kainta, wala na rin pong pasok sa kanilang bayan, all levels, public and private. Ingat-ingat! Samantala, balikan muna natin si Love para sa update natin sa ilang resident o insidente ng pagbabaha dito sa Metro Manila. Love, may mga gutter deep na ba o lubog sa baha? Rhea, good news para sa ating mga motorista kung sila man ay malalabas ng kanilang mga tahanan. Medyo okay pa naman ang ilang mga nadaanan natin, no? Maayos pa naman. May konti lang tayong nakitang, konti-konti ba? Parang ano lang yan, splash lang ng water. Ayan, makikita natin, ano, medyo unti-unting nag-build up na yung ating mga kalsada. Pero yan po ay nasa sa baha po yan sa Santolan Road. Pero hindi pa naman masyadong mumroblema ang ating mga motorista dahil kayang-kaya pa. Sa ilan naman po natin mga kalsadahan sa EDSA Kamuning Flyover, makikita po natin yung kanang bahaging lane. Yun lamang po ang nagkakaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Pero yung kaliwang bahagi naman, patuloy-tuloy naman po ang daloy ng trapiko via GMA Traffic System.
At ang ating EDSA Ortigas Avenue, ay ito naman po ang daloy ng trapiko dyan sa EDSA Ortigas Avenue. Patuloy pa rin EDSA Ortigas. Nakikita natin tuloy-tuloy pa naman ang magkabilang lane at patuloy pa rin po ang mga pag-ulan sa mga area na yan. Sa may General Santos Avenue naman po sa Bicutan, ito naman po ang daloy ng trapiko via GMA traffic system pa rin, mga kapuso. Nakikita natin, ay waluwa pala, ayun, nakikita natin, tuloy-tuloy pa rin naman po at walang problema. Wala ho tayong pag-lilift ng cooling, so ibig sabihin may cooling pa rin po ngayon araw. Ayon pa rin po yan sa MMDA. Mga plaka nagtatapos sa numbers 3 and 4. At yan po muna aking update sa ating mga kasadaan at katrapikan at pagbaba sa Metro Manila. Pari po nag-iisang rin ng kasada. Laban yung best! Laban dyan nila! Brasing pa rin! Kahit bumabagyo, magbabalik po ang unang hirik. Tutulong po kayo. Sa bawat marathon, marami ang kailangang isaalang-alang. Isa na rito ang warm-up and stretching para in top form ang katawan kapag tatakbo in long duration. Isa pa ang hydration. Dapat ay paulit-ulit ang pag-inom sa tuwing sasabak sa strenuous physical activities. Libo-libo ang sumabak sa run fest ng Powerade. Wall climbing, Zorb, trampoline. Bukod sa 2K, 5K at 21K run, ay kakaibang adventure katulad ng nabanggit ang handog ng Rexona Men sa mga sumali sa 2011 Rexona Adventure Run. This is their way to promote sports development sa mga kabataan. Bukod sa run, ay malaking tulong ang donation sa charity na katulong sa mahigit sa 5,000 pamilya sa Smoky Mountain. Masarap ang gising tuwing umaga sa unang hirit. Kasama ang CDO Ulam Burger. 14 pesos lang. Can afford mong magbeef. Yeah! Tipid! Tide! Bossing sa kaputian! Nya! Doble! Hey, pipila! Today I don't feel like doing anything. Okay, Adika. One of my boys, my son Uno. Hi, Uno! Happy birthday! Salamat sa pagtama. Ingat, maulan po ngayong maghapon. Kaya, yehey! Bukas kita tayo. Dito lamang sa... Unang Hirit! Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Mercury Drug. Gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug, nakasisigurong gamot ay laging bago.